mga kabossing, welcome back to my channel again. Panibagong araw, panibagong vlog tayo, panibagong question yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Sa pinadalang tanong ni Peter George Andres, paano mo malalaman kung magpa-price increase o decrease ang isang item? Tulad po ng bakal, di ba po may instances na ngayon mura, bukas mag-iiba presyo. Tapos sa ibang araw ay babalik din ulit ang presyo. Salamat po, sana masagot. Pero bago natin sagutin yan at pag-usapan yung pinadalang tanong ni Sir Andres, kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel, pa-like and share naman mga kabossing at huwag kalimutang i-follow na rin. Maraming salamat po. Tara guys, pag-usapan natin, let's go! Sir Manuel, dito po sa store namin, yung mga supplier namin po, karamihan, may mga agent po yan na umiikot. Once po natataas po yung bakal, nag-aabiso po yan 1 week before or 2 weeks before, nagsasabi na po yan, sir, tataas po yung bakal natin mga 10 to 15%. O, nag-aabiso na yan, kaya pwede ka pang makahabol ng order kung marami kang pambili, so mag-stocks ka na. Kasi most likely kasi yung bakal, COD yan. Hindi siya talaga pinauutang ng matagal. Kung pautang man sa'yo, mga 7 days lang yan to 15 days. So ngayon, may chance ka pa na makakuha ng last offer sa supplier mo. Pwede kang mag-stock ng marami kasi tataas. Kasi yung mga may-ari, dyan po bumabawi yan. Pagpataas po yung price, siyempre mag-stocks ka ng mura, makakakuha ka ng last offer price. Kung ngayon, after 1 week, tumaas. Yung 15% at tinaas ng 10%, so may naiwan pang 5%. Minsan kasi hindi po dinadagdag ng isang bagsakan yan. Minsan 5%, 5%, 5%. Minsan naman 10%, may naiiwan 5%. Ngayon, sample, tumaas po ng 10% within 1 week. So ngayon, nakakuha ka ng last offer. So, gagalawin mo na po ngayon yung presyo mo. Susunod mo na po yan kung magkano na po yung price. So, doon po ngayon bumabawi yung mga owner. Kasi nakuha mo ng mas mababa, bebenta mo ngayon ng mas mataas. Diba? Yung 10% na pinatong mo, another income mo na siya. Kasi mas mababa mong nakuha kasi last offer pa binigay sa iyo ni supplier. Ito naman yung disadvantage ng Sir Peter. What if bumaba naman ngayon yung bakal? Tapos ang dami-dami mong stocks. Bumaba ng 10%. Possible, hindi mo ibebenta yung products mo. O possible, ibebenta mo ng puhunan. Diba? Ibebenta mo na lang ng puhunan para mabalik yung puhunan. Ngayon, kung nag-negative siya, lugi ka na. So possible, hindi mo na talaga siya ibebenta. Antayin mo siyang tumaas uli. Kasi hindi naman po nabubulok yung bakal. Kaya pwede mo siyang ilagay lang dyan sa bodega. So yung inyong ano namin sa mga suppliers at sa mga agent, nag-aabiso naman po sila. Kagaya po ng semento. Semento po, nag-aabiso din po yan. Halimbawa, sir, tataas na po yung semento next week. So magkano? 5 pesos po per bag. Or kaya 10 pesos po per bag. So ngayon, within next week, pag tumaas siya, hindi siya 10 pesos agad. Minsan 5 pesos lang. Tapos next week, 5 pesos ulit. So may abiso ka na, kaya pwede ka pang humabol kasi nagbibigay pa sila ng last offer. Ngayon, kung umaangkat ka naman sa ibang hardware lang, minsan sinasabi din po nila, minsan hindi. Pero kailangan lang talaga tayo na mga businessman o may-ari ay kailangan mapagmatsyag ka lang at saka kailangan alam mo din yung scenario kung tataas, kung bababa. Kagaya ng pagtag-ulan, bumababa talaga yan kasi kunti lang yung nagko-construct. Pero pag summer, yun naman yung taas ng demand. Minsan nagkukulang yung supply kaya nagmamahal po yung supplies. So yun lang at sana nasagot ko po yung question at sana sa mga followers natin at subscribers natin dyan na lagi nakasubaybay sa atin ay may napulot po kayong tips sa video ko ngayon. So yun lang mga kabossing, maraming salamat po.
na suporta. Saan man sulok ng mundo kayo naroroon, ingat-ingat po parate. God bless. Bye-bye.